lang, kahit hanggang dito sa dulo, makukuha natin. Masyado lang baka abutin tayo ng 2025. So, score of 5, example, tuturo ko sa inyo yung step, madali lang siya. Score of 5, ang unang gagawin mo is mag-isip ka ng number na hindi lalagpas sa 5, na may perfect square. Hindi lalagpas sa 5, ano ba yun? Try natin yung 4, below, ano 5 diba? Yung 4, anong 4, square of 4 is 2. So, ibig sabihin, yung 2, pwede yun. Pero may mas mataas pa ba doon? Yung pinakamalapit kasi hinahanap natin. Try natin yung 3. Diba? 3 squared is 9. So, hindi pwede. Kung 2, 2 squared is 4. Yun, yung 4 pwede. Kasi ang hinahanap natin, hindi lalagpas sa 5. So, try natin yung 4. Lalagay lang natin yung 4 dito sa baba. Yung ano niya, square of 4 is 2, diba? Yung 2, lalagay natin sa taas. Para siyang division. So, yung ma-minus lang natin to. 1. Anong susunod ate? Lagyan natin ng dot. Diba para siyang ano? Parang division lang. So, add 0 here. Bring down 2 zeros. Yan. Anong next? Yung 2. Itong 2 na to. 2 yan, diba? Yan. Nakuha na natin yung una. O, 2. Yung 2 na to, ang gagawin natin, 2 times 20. Saan nakuha yung 20 ate? Ito, hindi ito magbabago. Ito yung gagamitin natin sa lahat ng isusolve niyong non-perfect square. For example, square of 11, square of 51, gano'n, mga gano'n. Paano kung walang, ano, hindi nagpapagamit yung teacher natin ng calculator, di ba? Minsan, di ba, nakakatakot yun. Mas maganda din, nakaka-enjoy din na mag-solve ka. At pag nakuha mo yung tamang answer, without using calculator, parang ang saya-saya, di ba? So, try natin. 2 times 20. Laging multiply yan. Is 40. Ayan, anong next? Yung 40, mag-iisip ulit tayo ng number, yan, 40 plus, na ipa-plus, i-add natin, at imu-multiply na iisang number na hindi lalampas sa 100. Try natin yung 1. Kung nilagay ko ito, constant to, lagi ang gagamitin natin is plus at multiply. Mag-isip tayo ng iisang number. Kung na, naisip mo 1. 1 din dito sa kabila. Naintindihan ba? So, 40, try natin yung 1. 41 yan, times 1. Is, ano? Ay, 41 pala to, sorry. 41 na sa times 1 is 41. Ngayon, yung 41 ba malapit sa 100? Yes! Pero baka may mas malapit. Pa, kasi yung 41 masyado pong malayo, di ba? Parang kayo, malayo sa isa't isa. Charot. Wali. So, yung 40, balik tayo sa 40. Saan ako yung 40? 2 times 20 equals 40. Yung 20 constant, yan lagi natin gagamitin. Ngayon, yung gagamitin natin sa lahat ng solution natin. Multiply, tandaan. So, yung 40, mag-isip ulit tayo ng number na ipa-plus at imu-multiply. So, try natin yung 2. Ito yung una natin try. Mali. So, try natin ito. 40 plus 2 times 2. Try natin. 42 times 2 is 84. Oh, compare sa 41, mas malapit ang 84, right? Yung 84 malapit sa 100 at hindi dapat lumampas yung number na mahanap natin sa 100 kasi mali na yun. So, yung 84 malapit na. So, pwede. Pero, paano kung may mas malapit pa dyan? Try natin yung 3. Yan, try natin yung 3. Lagi ko, iusap ko lang ha, yung 3. 40, saan ulit na ko yung 40? Dito, 2. Yung 2 ito gagamitin natin. 2 times 20 equals 40. Yung 40, mag-isip tayong number na hindi lalampas sa 100. Na ipa-plus yung number na yun at imu-multiply. Yan, 3. Try natin. Tapusan natin yung 1, yung 2. Pwede yung 2, right? Kaya hindi muna tine-x. Yung 40, try natin. 3. So, 43. Wait lang, nakikita nyo ba? Times 3. Anong sagot? 129.
84 lagay ko dito. Para siyang division ng 84. Yung ginagawa ng ating number, yun yung susunod na number. So, 2.2. Yan. Balik tayo ulit dito. Minus ulit division. Yan. Di ba? Minus 84 is 16. Bring down 2 zeros ulit. Yan. Remember, yung nakuha natin sa calculator is 2.236 and chuba chuba. So, tama na yung 2.2 natin. Tingnan natin kung tama yung 3. Kung tama ba itong sabi ko dito. Di ba? So, 1,600. Ano ulit gagawin? Tulad ng ginawa natin dun sa una, yung 2, yun lang yung parang number, tinimes natin sa 20, which is 40. At yung 40, maghanap tayo ng number na pinakamalapit sa 100, na hindi lalampas sa 100, na ipa-plus, i-add, at imu-multiply. Tandaan nyo yan, mga tatandaan nyo yung times 20, first is 10, second, yung equals, yung 2 times 20 or anything na number dito, yung equals dito, yung sum niya, ay yung product niya is, hanap tayo ng isang number yan, tingnan nyo, isang number, kung 1, 1 din dito, pag 2, 2 din dito, pag 3, 3 din dito, yan, kasi tayo ng i-add at i-multiply. So, dito na tayo ulit, balik tayo dito, kung kanina 40, lumaki na, 1,600 na yung hanapin natin. So, try ko dito sa baba. So, 1,600. Nakikita ba? Wait lang ha, wait. Busog ko lang para makita. Yung 1,600. So, ang next na gagawin is hanap tayo ng number na hindi lalampas. So, 1,600. Pinakamalapit sa 1,600 na imaminus natin dito mamaya. So, kung kanina ito yung ginamit natin kasi yun pa lang yung nahanap natin, ang sagot na natin ngayon is 2.2. So, paano yun ate? 2.2 din ba? Hindi. Ang gagawin natin is magiging 22. Gagawin natin siyang 22. Yung 2.2, gagawin natin siyang 22 times ulit yung gagawin, 20. Yan. Parang yung ginawa natin kanina. Equals, anong sagot? 440. Tama ba? 00440. Yung 440, para siyang 40. Ang gagawin natin, ano yung next na gagawin? Hanap ng i-add at i-multiply. Pero iisang number. So, yung 440, dahil kanina 40, ngayon 440 na. 440 plus. Tapos multiply. Yung 440, mag-iisip tayo ng number ulit na i-add at i-multiply na hindi lalampas sa 1,6. Kung yung 440, pag tinimes natin sa 2, di ba, para na siyang 1,000, malapit na siya sa 1,000. Yan. Pag ano na yun, 80 na. So, ang nanap natin 1,6, try natin yung 3. Kasi baka malapit na yung 3. Try natin. Pwede rin yung start mo sa 1, 2, 3. Pero, common sense na, mag-isip ka lang ng number na i-multiply mo to sa 2. Di wala pang 1,000. Ganun. So, mag-isip tayo ng number. Try natin yung 2. Hindi pwede. Masyado malayo. Try natin 3 agad. Para mabilis. So, anong sagot? 440 plus 3 is 443. Times 3. Nakikita pa ba? Kita pa ba yan? So, ang sagot is 9, 12, 13, 1, 3, 2, 9. Malapit na ba siya sa 1,6? Oo, pwede. Pwede na yung 3. Pero try natin yung 4 kasi baka mas malapit yung 4, di ba? Usap ko dito ulit. Usap ko. Yan. Try natin. 22 ulit yun kasi 2.2, di ba? 22 times 20 equals 440, di ba? So, try natin yung 440. Kung kanina 3 yung ginamit natin, try natin yung 4. Kasi baka mas malapit. Times 4. So, ang sagot, 444 times 4. Ang sagot, 1,776. Ngayon, yung 1,776,
76. Ay lumampas na sa dapat nating hanapin na 16. So mali, hindi pwedeng gamitin yung 4 na naisip natin. So balik tayo sa 3. 3 ang last na gagamitin. So 3 lagay natin sa taas, 2.23 na yung sagot natin. Tapos yung 1329 lagay natin dito, subtract lang. Subtract lang yan. Yan, nakikita nyo na ba? Lapit na tayo sa katotohanan. Ay, nawala. So, square of 5. Balik natin. 2.23. Wow! Pwede ka lang tumigil dyan. Pwede na i-check na yung teacher. Pero, paano kung ano gusto niya? 3 digits, di ba? So, try natin na hanapin yung 6. Kumahanap natin. So, balik ulit. Minus. So, 1, 8, 6. Ano ba? 1, 10, 7, 5, 2. 271. Yung 271, add 2 zeros ulit. So, 27,100 yung hanapin natin. My goodness, ang laki, di ba? So, wait lang ha. Iusog, dito na lang para makita niyo. Yung 27,100, yun ulit, balik-ulit tayo, hanap ulit tayo ng number na hindi lalampas sa 27,100 at dapat yung pinakamalaki. So, anong next ate? Kung kanina to, sumunod 2.2, yung 2.2 naging 22 at ngayon 2.23 na gagamitin natin is 200 dito na lang siguro sa namin paliitin ko na lang pwede 223 na ngayon yung 223 parang yung kanina yung 40 ganon ay yung 22 kanina ngayon 223 na kasi 2.23 na yung sagot natin. Yung 223, ano ulit yung gagawin? Nalagay ko na lang dito kasi baka hindi na makita. Yung 223 is imumultiply saan? Ito, 20. Huwag niyong kakalimutan. Anong sagot? Ayan. Try natin manual. 0006444 4460. So, ito yung gagamitin natin. Yung 4460, hanap tayo ng number na wait lang, adjust natin. Yung 4460, mag-isip tayo yung number na ipa-plus at imumultiply sa kanya para makuha natin yung 27,100 na hindi lalampas dyan. Yung parang ginawa natin sa 16, sa 100, kanina. Yan. So, ang gagawin natin, mag-isip tayo yung number. Yan. Kung 4,000 yan, at 27,000 yan, mag-isip ka ng number na dito ulit tayo multiply. Mag-multiply natin sa 4,000 na malapit sa 27,000. O, pag 7, mali na, diba? 28 na yan. Pero, 27,000 to. So, try natin is pag-try na natin ang 7. 28. Ano kung 7 yan? Try natin yung 7. Kasi 28. Oh, mali na pala. Mali na pala yung 7 kasi 7 times 4, 28 na. Yung hinanap natin is 27,100. So, mali. Try natin yung 6. 4,460 plus 6 times 6. Bakit 6? Kasi yung 6 malapit natin nga. 6 times 4, 24. So, ibig sabihin malapit na 24,000. Ganun. Pwede. Kasi yung 7 hindi na pwede. Try natin yung 6. So, 4,460 plus 6. 4,466 times 6. Anong sagot? Nakikita ba? Sorry, madilim na mga mata na yung ilaw. Bilisan natin. 4,466
Parang